Sa bayan ng Madalag sa Aklan, mag-isang namumuhay ang isang matandang lalaki na biniyayaan ng talento sa musika. Sa bawat kaskas ng kanyang lumang gitara, bumabalik ang mga alaala ng kabataan kung saan marami ang nabibighani sa galing niyang kumanta. Bawat isang ng kanyang paboritong awitin, ipinagkait kay Lolo Dioscoro ang kanyang paningin. Bakit ito ang palad ko? Luhaan siyang nakakami. Nagtatanong sa may kapal kung ba't ako'y dito sa maliit na kubong ito, naninirahan ang 72 anyos na si Lolo Dioscoro Victoriano, o mas kilala bilang si Lolo Kuro. Speed! Tanging ang alagang pinangalanan niya si Speed ang kasakasama niya rito. 8 taon na to, ang tanda nito. Mag-isa at salatman sa buhay, masayang pinagmalaki niya sa akin na minsan siyang binansagang Victor Wood sa kanilang barangay. Dito sa Laminos, sabi nila, ako raw si Victor Wood. Yan ang Victor Wood ng Alaminos, yan namin dito. Bakit di kita malimot? Bakit di kita maiwan? Lalo't aking nalalaman, puso mo'y salawan. Nag-aagawan sila ng radyo, gusto ko isa, pakinggan daw ako. Sabi ng isa, huwag na yan. Pirimi natin na nakikita dito yan. Ayon kay Lolo Kuro, 3 taong gulang pa lamang siya nung magsimulang lumabo ang kanyang paningin. Dahil sa kanyang kalagayan, hindi na nakapag-aral pa si Lolo Kuro. Gayunpaman, musmus pa lang ay nabighani na ito sa tunog ng gitara. Mga 5 taon ako, makarinig ako ng gitara. Sabi ko kay nanay, Nay, dalhin mo ko Nay yung sa gitara. Dalhin mo ko ni nanay yung mga kanyo, naga-5 daon yun. Karoon ako pungko roon, magpinamati. Kay marunong naman si kuya ko mag-gitara, makahiram mo at gitara roon. Yung akong pakiramdaman, tulong na si kuya. Puntahan ko gitara na tangan ang pagko kabliton nala sige. Kaya pala gising na si kuya. Pagising niya, ganito gitara o. Magkamali ako it tipa sa gitara. Pinapalo ka. Oo. Sabi ko ganito. Nung matutunan niya ang pagtugtog at pagkanta, nagkaroon ng liwanag sa pamamagitan ng musika ang buhay niya. Madalas daw noon na sumali at manalo sa mga amateur contest si Lolo Dioscoro, hanggang sa naimbitahan din ito na maging bahagi ng mga Sunday radio programs sa iba't ibang radio station sa Aklan. So paano kanila ipinapakilala dati sa radyo? Ano yung tawag nila sa'yo? Tito Kors, tawag nila sa akin. Si Tito Kors? Oo. Bigay nila sa akin sa isang oras ay 20 pesos. Noon pa. Ay, ilang oras yung programa? Ay, isang oras mo lang. Isang oras? Oo. Sa pero kung 1986, kung 20 pesos, malaki na yon. Oo. Dahil nga kumikita na noon si Lolo Kuro sa kanyang mga racket sa paganda, nagawa na niyang mapatignan sa espesyalista ang kanyang mga mata. 20 years old ka na nagpa-check up, sabi ng doktor. Yung ang mga ugat dito sa mata ay yung patay na. Mabuti pa yan, hindi lang natin galawon, sabi ng doktor ay mapakinabangan pa ni mo yan. Kasi may konti ka bang nakikita. Oo. Kaya huwag na lang galawin. Masakit man para sa kanya, tinanggap na lang ni Lolo Dioscoro na hanggang sa pangarap na lang ang kagustuhan niyang masilayan ang mundo. Kung baguhin pa ang panahon at
gusto kong makakita ng makatingin ng bangkwan yung malayo. Yun yung gusto niya sana. Oo. Na... Pero wala nang sansa. Hindi na nakapag-asawa pa si Lolo Puro. Pero meron daw siya noong nililigawan na madalas niyang haranahin at isayaw sa tuwing may piyesta sa kanilang barangay. Nang ako sa'yo'y magtapat ng pagmamahal ay sumumpa kang dililimutirang. Pag music it's sweet, buyot diagi ko sanang lima at lima. Ay, wala lang makahawak, guys. Siyempre, ako nakahawak. Ako nakauna. Ayun. Nagsayaw kayo? Oo. Sweet lang nga music nga sayaw. Pero kung modern ay, hindi ako marunong mag-modern. Makahawak ko ng kamay niya. Ayos ako. Masaya na. Nagkakamabutihan ng araw sila noon ng dalaga na madalas din niyang bisitahin sa kanilang bahay. Kung minsan kasama ko magpamasyal doon, yung pinsan ko man ng babae. Aso talagang niligawan mo siya? Oo. Pagdating doon, yung tatay na nagapananggot. Oo, diretso dyan sa bahay. Dali man kaya, kwanto ay amigo ko man anang tatag. Inom to ba? Yun nga lang, hindi itinuloy ng binatang si Kuro ang kanyang paniligaw. Hindi ko makayang bubuhayin to. Kasi sabi nila noon, bakit hindi ka nang mag-asawa? Ayaw ko mag-asawa. Baka hindi ko mabuhay ang aking asawa. Hanggang ngayon, wala kong asawa. Dito ako humanga sa kabutihan ni Lolo Kuro. Bulag man sa paningin ng iba, pagdating sa kahulugan ng salitang responsibilidad, di hamak na mas mulat siya kesa sa ibang mga nakakakita. Ako sa'yo ay paalam, matitiis habang sila, mayroon silang nagbabati silang kwan, apo, happy grand fathers. Fathers Day. Ay man makon ako, uwa ko. Kukuwento ko rin sa mga kakwento ko. Ano man aki mo, paano pababatiin ka ay wala ka namang anak o wala ka namang apo? Bilib ako kay Lolo Kuro, pero hindi ko maiwasang malungkot para sa kanya. Kaya naman para mapawi ko ang lungkot sa aming kwentuhan, tinanong ko siya kung anong pinakamasayang pangyayari sa kanyang buhay. Alam mo pa, nung nag-aalaga pa ko ng kalabaw, paakyat ako sa puno ng kahoy pagdating nung sa taas. Doon ako mag awit ng malakas. Yun ang pinagmamasaya ko. Hindi ko inaasahan ang naging sagot niya na yun. Maaring para sa iba, yun ay napakaliit lang na bagay. Pero para sa kanya, yun na ang tinuturing niyang pinakamasayang pangyayari sa kanyang buhay. Nasaan ang liwanag?